Parang malungkot ka, Moira. Sabi kasi ng teacher ko, ihilipad na ako sa Section 1 next week eh. Eh, good news naman yun, di ba? Alam mo ba, ang ibig sabihin kapag nililipad ka dun sa Section 1, ibig sabihin nun matalino ka. Yun na nga rin yung sinabi sa akin ng teacher ko. So nga lang, nililungkot ako kasi hindi ko na classmate si Angel. Iba niyo yung mga classmate ko. Ay, oo nga. Wala ka na magiging kaibigan kasi iba na room mo. Wala ka nang kasabay sa recess, sa uwian. Tapos di mo pa alam kung magkakaroon ka pa ng kaibigan. Ang lungkot! Ay? Tsaka iba na rin mga kasama sa mga team projects. Pati na rin sa mga programs. Yung una, excited ako kasi mailipat ako sa Section 1. Kaso nung naisip ko na mahihiwalay ako sa mga kaibigan ko, nalungkot ako. Kaya parang ayaw ko matuloy. Ay nako, parang baliktad naman kayo sa... Nararamdaman ng isang babae na kilala ko. Siya gusto niyang makapunta sa ibang lugar. Ah, gusto niya mapunta sa ibang mundo, ganun. Sa mundo ng mga tao. Mundo ng mga tao? Eh, bakit naman po, Lola? Fairy din po ba siya? Parang... fairy. Pero sa dagat siya nakatira. Sirena? Oo. Siya isang sirena, si Marielle ang pangalan na gustong-gusto na maging tao. Hindi talaga ako magsasawa ang tignan ng mood nila, Bubbles. Napakaganda. Ang kulay. Parang saya-saya. Tignan mo, naglalakad sila. Tumatakbo, sumasayaw, lahat gusto ko yung gawin. Hi, nako, friend. Alam naman natin na hindi pwede yan, hanggang pangarap na lang yan. Saka hindi ka rin naman papayagan ng nanay mo. Ito nga, pagpunta-punta natin dito, hindi pwede. Grabe ka naman. Eh, malay mo naman, di ba pumayag siya? Malay mo, good mood siya nun. Gusto ko na naman talaga maranasan magkaroon ng mga paa. Nakulagot! Marielle! Anak, sa ka ba? Marielle! Sumilip ka na naman sa ibabaw. Di ba sabi ko, bawal sa'yo magpunta sa matang isda? Delikado dun, anak. Paano kung may mga tao makakita sa'yo dun? Sorry po, Nay. Natutuwa lang po talaga ako makakita ng mga tao. Lalo na ngayon. May bago po silang bukas na mall na malapit sa baybayin. Mall? Mall. Yun po yung lugar na pinupuntahan ng mga tao para maaliw sila. Meron doon mga arcades, restaurants, marami pa po. Ay, narinig ko po kasi yan sa mga sumasakay sa ferry. Yung mga salita po nila. Madali nga lang po eh. Kaya pakiramdam ko po kapag nakatungtong ako sa mundo nila, hindi na po ako maninibago. Anak, hindi mo mundo ang mundo ng mga tao. Dito ka sa dagat, pinanganak. Tingnan mo nga ang sarili mo, imbis na paa o buntot ang meron ka. Isa kang sirena, anak. Hindi ka tao.
at kailanman bawal ka magpunta doon. Daya-daya naman kasi talaga ni Inay. Samantalang yung mga sirena at sirenong kilala ko, nakatungtong na ng lupa. Pero, pinalusahan sila. Kasi nga, bawal yun. Alam mo kasi, Bessie Cakes, pumirmi na lang tayo dito sa lugar natin. Maganda naman dito, di ba? Marami pa nga dumadayo dito eh, para makapag-picture, makapag-video, may nagsiselfie pa nga. Eh, gusto ko lang naman kasi talaga maranasan magkaroon ng mga paa. Yung makapagsuot ako ng sapatos, mag-heels, doll shoes, rubber shoes, lahat yun. Tapos, pwede pa ako magpantalon. Sumayaw, tumakbo, mag-zumba! Yun, zumba! Gusto ko mag-zumba. Ay, bet ko rin mag-zumba. Push! Go lang, BJ. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Tutulungan pa kita. Oh, bet? ay, ikaw, octopus ka. Bawal ka dito. Hindi authorized dito. Alis ka dito, alis! Oh, easy, Bubbles. Easy ka lang. Natapos na ang parusa sa akin. Kaya open na ulit ako for business. Hindi nga pwede dito yan. Octopus business, not authorized. Umalis ka dito. Shoo! Britney, matutulungan mo ba ako magkaroon ng mga paa? Oo naman. At ng sapatos pa. Ilan ba ang gusto mo? Isa, dalawa, o tatlo? Sa akin kasi, walo ang legs ko. Hindi seryoso ako, Britney. Gusto ko maging tao. Mukha ba akong nagpapatawa? Seryoso din ako, girl. Isang potion lang ang katapat sa problema mo. Look at this. My potion for your legs and your feet. Lola, tarangga po ba ni Marielle yung potion? Ano na po nangyari? Magkakaroon na po po siya ng paa. Magagalit yung nanay niya kapag tinanggap niya yun. Nang makita ni Marielle ang potion ni Britney, lalong sumidhi. Ang kagustuhan niya na maging tao, nakalimutan niyang bilin ng ina at hindi niya inisip na isang napakalaking desisyon ang ginagawa niya. Marielle! Nakikita mo ba to? Ha? Gusto mo nito? Ito ba yung potion? Oops! Gusto mo to, di ba? Kapalit niyan. Kapalit ng buhok mo. Ano? Buhok ko? Oo! Ayaw mo ba? Ha? Sige, gupitin mo na. Pumapayag ka na? Oo. Sige. Hawakan mo. Hinanap niyo ba sa matang isda? Malamang doon na naman sila napunta ni Bubbles kanina. Naku, wala rin po eh. Baka po may dinaan nila yung anak niyo. O, andyan na po pala siya. Anak! Anak, saan ka galing? Ba't ganyan na itsura mo? Nagpakulay ako na eh. Ito kasi yung bagong uso ngayon. Ang ganda, di ba? Naku, ang ganda-ganda naman ang kulay-kulay. Parang gusto ko rin. Tara, pakulay din tayo. Bagay naman sa'yo. Halika na, pasok ka na. Kain na tayo, ha? Sige po, Nay. Di ba kay sa'yo? Pangit.
friend. Mag-iingat ka dun, ha? Naku, tandaan mo, tatlong oras ka lang pwedeng maging tao. Kapag lumagpas ka, nang lalabas yung buntot mo. Sigurado ko. Oo, hindi ko kakalimutan yan, Bubbles. Tsaka huwag mag-alala. Mag-iingat ako. Walang masamang mangyayari sa akin. Basta ikaw na bahala kay inay, ha? Bye-bye! Bye, Bubbles! Bye-bye! Dahil sa kagustuhan niyang makarating sa lupa, hindi nakapaghanda si Maria sa mga dapat gawin kapag nasa mundo na siya ng mga tao. Kung nakinig lang sana sa ina, siguradong hindi siya mapapasok sa gulo. Lalo na nag-iisa na lamang siya ngayon. Siya, kakapak niya pa lang po sa lupa. Hindi niya naman kasi alam na kailangan pala nakadamit yung mga tao eh. Eh, Lola, mawawali pa ba siya ng mga tao? Paano na po siya niyan? Thank you po. At natupad na nga ang pangarap ni Marielle. Nasa mundo na siya ng mga tao. At hindi niya pinalagpas ang mga bagay na pwede niyang gawin. Then 8. Again. Jump. Jump. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2. 3 and 4. 5, 6 and 7, 8. Uy, miss. Galing mong sumayo ah. Gusto mo sumali? Kailangan pa namin ng isang member eh. Ay, hindi na. Ginagaya ko lang naman kayo. Okay lang. Pero mukhang kaya mo naman eh. Tsaka tuturuan ka namin. Talaga?
ready? Tara. Game. 5, 6, 7, 8. Jump. 3 and 4. And 4. Left, right. 7, 8. Tama ba to? Yes. And up, down. 3 and 4. 5 and 6. 5 and 6. And 7, 8. And 8. Yes, very good. Again. 5, 6, 7, 8. Jump. 3 and 4. Left, right. 7, 8. Plus up, down. 3 and 4. 5, 6, and 7, 8. Very good. Okay, 10 minutes break muna tayo ah. We break, water break. Okay? Bubbles! Nasaan si Marielle? Tinakasan na naman ako ng kaibigan mo, ha? Di ba kayo ang magkasama kanina? opo, magkasama po kami kanina. Pero nagkalayo na rin po kami. May iba daw kasi siyang pupuntahan eh. Sige po, Nanay Marisa. Bubbles, best friend mo si Marielle. Imposibleng hindi mo alam kung nasan siya. Mapuwera na lang kung may tinatago kayo sa akin. Magsabi ka nga ng totoo. Magtatatlong oras na. Kanina pa ako hanap ng hanap, hindi ko siya makita. Kanina ang sabi niya, papasok na siya at kakain na kami. Asan ba siya? Po, tatlong oras na po? Matatatlong oras na po? Patay yung potion. Potion? Anong potion? Ano ba nangyayari, Bubbles? Nasaan ba si Marielle? Kasi po, nakipag-usap po si Marielle kay Britney. Ha? Naniwala siya sa octopus na yun? Opo. Ang sabi niya po kasi gusto niya daw po magkapaa. Gusto niya daw po makarating sa mundo ng mga tao. Kaya ayun po. Pero tatlong oras lang po yung bisa nung potion. Kaya magkakapuntot na po siya ulit. Ako si Marielle. Marielle. Tubig ko. Ako nga pala si Marielle. Hello. Hello. Water. Taga. Hey, thank you. Taga. Taga dyan ako. Taga saan? Taga dagat? Ano, pilig Serena ka? So, magaling ka rin lumangoy. Eh, paano kung sabihin kong Serena talaga? Di ba yung Serena may buntot? Asan sa'yo? Weh, edi kung Serena ka, dapat nasa perya ka, di ba? Patingin kami? Uy, Marielle, joke lang ah. Makulit lang talaga sila. Tara, let's go back to practice na. Hanggang tatlong oras lang kasi tayo dito pwede mag-rehearse. Tatlong oras? Ay, naku, kailangan ko na palang mauna. Sorry. Ah, hindi pwede. Tapusin mo na yung practice. Hanggang tatlong oras lang naman. Ako, hindi talaga pwede. Ah, babalik na ako pagkaya ko pa. Sige, ingat kayo. Sana nga, kuwawa naman siya eh. Malalayo siya sa nanay niya eh, mahal na mahal pa naman siya noon. Sana kasi hindi matigas yung ulo niya eh. Yan tuloy yung nangyari sa kanya. Eh, Lola, sirit na po kasi. Ano ba po talagang ending ni Marielle? Patience, mga apo. Patience. Okay? Sa'yo siya dadali. Hindi siya makukuha.
Sorry po ah. Hindi po ako nakinig sa inyo. Sorry po, napakapasaway ko. Munti ka na nga po ako napahamak dahil sa kagustuhan ko maging tao eh. Akala ko po talaga yun yung magpapasaya sa akin, pero mali. Hindi po pala yun. Hayaan mo na yun, anak. Ang importante, magkasama na naman tayo dito sa mundo natin. Maraming salamat sa inyo, ha? At ikaw, sana naman, sa maigsing panahon na nandun ka sa ibang mundo, napagtanto mo kung saan ka talaga nababagay. Opo, Nay. At ito yung mundo ko. Hindi-hindi na po ako alis dito. At talong hindi ko na po kayo iiwan. Sorry na yan. Ang ganda, ganda nung bala. Ay, buti nga po umabla na ulit eh. Mula nga noon, hindi na lumayo si Marielle sa piling ng ina niya. Kahit na ba minsan, ay natutukso pa rin siyang sumilip sa ibabaw ng dagat. Nagbago na lang talaga ang lakwatserang sirena at tinupad na nga niya ang pangakong maging kontento at masaya sa mundo niya. At diyan nagtatapos ang kwento ni Marielle. Wow! Ganda! Ang ganda, di ba, no? Ang hirap po na nangyari kay Marielle, no? Buti na lang po natauhan po siya na hindi po madali na lumipat po ng ibang mundo. Nakakatakot. Dahil minadali niya, napadala siya sa inggit na sana makalakad siya kaagad, tulad ng ginagawa ng mga tao. Kung tutuusin, masyado niyang sinyortcut ang lahat. Siya ay naging mapaglihim at siya ay naging rebelde pa sa nanay niya, di ba? Kaya mga apo, huwag niyong kalilimutan. Walang matututunan sa mga desisyon na madalian. Kailangan muna pag-usapan bago mo gawin itong mga bagay na yan. At kailangan kasama ang pamilya sa gagawing plano. Eh, paano naman po ako, Lola? Diba, nilipat na rin po ako ng section. Matatanggap po ba ako ng mga bagong classmate? Oo naman, kasi di ka si Rena. Joke lang. Eh, kahit na sa ibang section ka naman, classmates mo pa rin sila eh. Schoolmates. Oo nga. Nasa parehong school pa rin kayo. Siyempre, tayong tatlo, si Lola. Pamilya tayo. Moira, tama naman si Elvis. Kahit mapunta ka pa sa ibang mundo, kahit punta ka pa doon na mag-isa, whatever, basta kasama mo ang pamilya mo, hindi ka dapat matakot. Dahil ang ating pamilya ang nagpapasaya sa atin kahit pumunta ka pa sa kung saan-saan mundo. Okay? Hi! Dapat pala hindi ako maging malungkot. Di ba po, lipot naman po tayo sa mundo nyo? Ibig sabihin, hindi na ako dito magsiskul. Puro fairies na classmates natin. Eh, Lola, kailan po ba tayo aalis para makapag-impake na po ako? Ato, narinig mo bang aking mga apo? Mas excited pa sila sa akin na makita ang ating kaharian. Eh, teka muna. Kailan ba talaga tayo uuwi doon? Nang sa ganun, eh, makapaghanda-handa na rin kami ng mga gamit, mga dadalhin. Okay. Nothing? Oo, kami ng aking mga apo. Eh, di siyempre kasama ko sila. Ikaw lang, Dugina. Tanging mga pere lang. May purong tugong pinapayagong pumasok sa ating dito. Hindi sila pwede sumama.